dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papa, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating episode ngayong araw. Kahit moderno na ang ating panahon ngayon, ay hindi pa rin naaalis ang paniniwala ng ilan sa atin sa mga aswang. May iba rin naman na sinasabi na ito ay kathang-isip lamang. Ngunit meron din na nagpapatunay na ang mga ganitong uri ng nilalang ay kasama natin na nabubuhay sa ating mundo. Ngunit paano kung isang aswang ang gumagala sa inyong lugar? Ano ang kaya mong gawin upang maging ligtas ka at ang mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat Papa Dudut sa pagpili mo sa aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na April. Itong ikikwento ko ay medyo matagal nang nangyari sa barangay kung saan kami dating nakatira ng aking pamilya. College student na ako noon, bale sa bahay na yon ay kasama kong nakatira ang mga magulang ko at dalawang kapatid na lalaki na parehas na mas bata sa akin. Masasabi ko na okay kami sa lugar na yon at marami akong naging kaibigan doon at doon din ako nagkaroon ng masasayang childhood memories. Tahimik at ligtas ang aming lugar noong bata pa lamang ako. Pinapayagan pa kami noon ni na mama at papa na maglaro sa labas kahit gabing-gabi na. Kung meron mang nangyayaring gulo sa aming lugar ay kagaya lamang ng mga lasing na nagwawala o kaya ay mag-asawa na nag-aaway. Pero yung mga patayan o kung ano man na karumaldumal na krimen ay wala naman. Tiwala ang mga magulang ko na walang mangyayaring masama sa amin ng mga kapatid ko. Kahit abutin pa kami ng hating gabi sa labas ng bahay. Bukod pa doon ay mababait din ang aming mga kapitbahay. Nasa isang probinsya pala ang barangay na yon, Papa Dudut. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng lugar bilang proteksyon sa lugar na yon at sa mga tao na nakatira doon hanggang ngayon. Simple lang ang bahay namin. Gawa yon sa hollow blocks at ang bubong ay yero. Yung kusina naman namin ay pawid ang bubong. Kahit papaano ay maayos ang trabaho ni Papa at nagagawa niyang mag-provide para sa mga pangangailangan namin. Habang si Mama naman ay bukod sa pagiging housewife, ay may sideline siya na nagbebenta siya ng mga cosmetic products, mga sapatos, damit at kung ano-ano pa. Yung mga may brochures tapos ang bayad ay pwedeng 2 gibs. Hindi ko nasasabihin ng brand at hindi naman po ito sponsor. Nagsimula ang lahat ng kaguluhan sa aming barangay ng may kumalat na kwento na meron daw aswang na gumagala tuwing gabi. Sa bagay ay wala naman sigurong aswang na nambibiktima kapag umaga, Papa Dudut. Ang unang kwento na naaalala ko tungkol sa aswang na yon ay sinasabi ng mga taga-roon sa amin na merong isang bata na naglalaro sa labas ng bahay nila. May isang babae daw na lumapit sa bata at hindi na nila nasabi kung anong itsura ng babae at kung matanda ba ito o hindi. Sasama raw sana ang bata sa babae pero nakita ito ng kapatid nito.
Tinawag daw ng kapatid ng batang nanay nila at nang makita ng nanay na hawak na sa kamay. Nang hindi kilalang babae ang anak niya ay sumigaw ang nanay. Bigla raw tumakbo ang hindi kilalang babae at nang makalayo ito ay bigla raw itong naganyong aso. At mas naging mabilis daw ang paglayo noon, Papa Dudut. Wala namang nakapagpapatotoo sa kwentong yon. Walang nakapagbigay ng matibay na ebidensya na nangyari talaga yon. Pero dahil sa nakatira kami sa probinsya, ang mga ganong kwento ay madaling paniwalaan ng marami. Kahit nga kami sa pamilya namin ay naniniwala na totoo yon. Simula nang malaman namin ang kwentong yon ay pinagbawalan na kami ni na mama at papa na magpagabi sa labasan. Nagkaroon na kami ng rules sa aming bahay na dapat ay nasa loob na kami ng bahay kapag alas 7 na ng gabi. Yun ay para makaiwas kami na mabiktima ng sinasabi nilang aswang na gumagala sa aming barangay. Kahit sa school namin dati ay kalat na kalat ang kwentong yon. Ang sabi pa nga ay minsan ay may nakakita ng aswang na hindi kilalang babae na nag-aabang sa labas ng school sa mga estudyanteng umuuwi ng gabi para mambiktima. May isang kwento rin na kumalat na may isang lalaking estudyante raw sa school namin na umuwi ng gabi at naglalakad lamang ito. Bigla na lamang daw may nakita ang lalaki na may babaeng nakasunod sa kanya at mabilis daw ang paglalakad ng babaeng yon. Sa takot ng lalaki ay tumakbo ito at nang tumingin ito sa likuran nito ay nakita nito na hindi na babae ang humahabol sa kanya kundi isa ng malaking aso na kulay itim ang kulay at namumula raw ang mga mata. Mabuti na lang daw at may nakakita ng mga tanod sa estudyanteng lalaki kaya nakahingi ito ng tulong. Nawala raw na parang bula yung malaking aso na humahabol sa lalaki at hindi na nila nakita kung saan ito nagpunta, Papa Dudut. Ang mga kwentong yon ang nagpalala ng takot naming lahat sa aming pamilya. Kaya para maiwasan ang mga ganong pangyayari at magkaroon kami ng proteksyon laban sa sinasabing aswang, ay ginawa namin ang mga pinapaniwalaan nating mga Pilipino na panlaban at pangtaboy sa mga aswang. Talagang bumili pa noon si Papa ng buntot ng pagi at naglalagay din kami ng asin sa may bintana at sa pintuan ng aming bahay. Palaging may itak sa tabi ni Papa kapag natutulog na kami para kung sakaling sumalakay sa bahay namin yung aswang ay may maaabot agad si Papa na gamit na pwede niyang gamitin upang ipanglaban sa mga aswang. Sa awa naman ng Diyos, simula nang pumutok ang kwento ng aswang sa aming barangay, hanggang sa mag-college na ako ay hindi na kami nagkaroon ng experience sa sinasabi nilang aswang, Papa Dudut. Kahit nung nasa last year na ako ng pag-aaral ko, ay naging ligtas pa rin kami. Sa loob ng mga taon na yon, ay hindi pa rin namatay ang kwento tungkol sa aswang. Iyon ay dahil sa paminsan-minsan ay merong kumakalat na kwento tungkol sa pag-atake ng aswang sa aming lugar. Dahil sa hindi naman kami nagkakaroon ng nakakatakot na experience sa aswang, ay nabuhay kami ng tahimik at kahit papaano ay kampante. Pero syempre hindi pa rin namin naalis ang pag-iingat, lalo na ako na hindi maiiwasan na kung minsan ay umuwi ng late na. Ang ginagawa ko ay palagi akong may baon akong isang plastic ng asin kapag alam ko na uuwi ako sa bahay ng gabi na. Kuminsan naman ay kasabay ko rin na umuwi noon ang kapitbahay namin na si Bea na nag-aaral din sa school kung saan ako nag-aral before, Papa Dudut. Pero syempre dahil sa teenager pa lamang ako ng time na yon, ay medyo matigas din ang ulo ko. Kapag nag-aya ang mga kaibigan ko na magpunta sa kung saan ay nagsisinungaling ako sa mga magulang ko para payagan nila ako na umuwi ng late na.
Pero malakas din talaga ang radar ni Mama. Kaya naman, nalaman niya na nagpupunta ako sa kung saan saan kahit na hindi naman importante yon. Ang akala ko ba'y may research kayo kaya ka ginabi kagabi, April? May nakakita raw sa'yo sa peryahan sa kabilang bayan. Ikaw ba'y wala talagang takot? Ang sabi ni Mama sa akin habang nag-aalmusal kami, Papa Dudut. Baka naman hindi ako yun, Ma. Baka kamukha ko lang, pagpapalusot ko. Huwag mo nang dagdagan ang pagsisinungaling mo, April. Kapag ikaw ay nakasalubong mo yung aswang sa pag-uwi mo ng hating gabi, tingnan ko kung hindi ka may permit dito sa bahay natin kahit umaga. Turan pa ni Mama. Simula nang malaman ni na Mama at Papa ang pagsisinungaling ko ay naging mahigpit na sila sa akin. Ang matindi pa ay pinababantayan nila ako kay Bea at kay Bea sila nagtatanong kung totoo ang mga pagpapaalam ko sa kanila, Papa Dudut. Dahil sa takot ako na mas lalo pang maghigpit ang mga magulang ko sa akin, ay sumunod na lamang ako sa mga gusto nila. Naisip ko rin na kaya sila naghihigpit sa akin ay para rin yon sa pang sarili kong kaligtasan. Patuloy pa rin ang mga kwento ng aswang sa aming barangay, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ang galing ang chismis pero nagkaroon ng hinala ang ilang tao sa aming lugar ng aswang sa aming barangay ay si Aling Telma. Isa siyang matandang babae na mag-isang nakatira sa bahay niya na halos barong-barong na. Payat siyang babae at maliit. Mas marami na ang puting buhok niya kesa sa itim na buhok. Ang ikinabubuhay niya ay nagtitinda siya ng ulam sa tanghali at sa gabi. Kahit na matanda na siya ay nagagawa pa rin niyang maglako ng ulam sa buong barangay namin at sa mga katabing barangay din. Kumbaga ay nagtataka ang mga tao kung bakit kahit na matanda na siya ay malakas pa rin siya, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay ganun na ang trabaho ni Aling Telma. Kakaunti lamang ang kaibigan niya, Papa Dudut. Kami ng pamilya ko ay hati ang opinyon tungkol sa hinala ng mga tao na aswang si Aling Telma. Kapag kasi tinatamad si Mama na magluto ng ulam ay bumibili siya kay Aling Telma ng pang-ulam namin. And to be honest, masarap siyang magluto. Isa sa mga paborito ko ay ang ginisang munggo niya at ang minudo. No offense sa nanay ko pero mas masarap magluto si Aling Telma kesa sa kanya, Papa Dudut. Simula nang kumalat ang kwentong yon tungkol kay Aling Telma ay naging panakot na siya sa mga bata. Kapag nakikita siya ng mga bata na dadaan habang naglalaro sila, ay nagtatakbuhan sila palayo kay Aling Telma. Naging matumal na rin ang pagbebenta niya ng ulam dahil may isa pang chismis na karne daw ng tao ang ginagamit ni Aling Telma sa mga niluluto nito, Papa Dudut. Kahit na hindi kami 100% na naniniwala na aswang, si Aling Telma ay tumigil na rin kami sa pagbili ng ulam sa kanya. Kung titingnan si Aling Telma ay nakakaawa siya. Kahit halos wala nang bumibili sa kanya sa barangay namin, ay patuloy pa rin siya sa paglalako. Dumating din ang araw na dahil wala nang bumibili sa kanya sa lugar namin, ay sa ibang lugar na siya nagtitinda. Sa kabila ng lahat ng akusasyon na walang kasiguraduhan kay Aling Telma, ay hindi niya sinubukan na ipagtanggol ang sarili nito. Hindi niya sinabi na totoo o hindi totoo ang sinasabi ng mga tao na isa itong aswang. Tahimik lamang siya, siguro ay naisip niya na kapag ipinagtanggol niya ang kanyang sarili ay iisipin ng mga tao na defensive siya. Kapag ganoon ay mas lalong magiging malala ang hinala ng mga tao sa kanya. Pero kung iisipin mo, Papa Dudut, matagal nang nakatira si Aling Telma sa lugar namin, hindi pa nga yata ako pinapanganak ay nandun na siya sa barangay namin at that time ay wala pa naman yung kwento ng aswang sa aming lugar. Kung hindi ko rin alam kung saan nang galing ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya na aswang siya. Talagang chismis lamang yon at walang ebidensya. At isang beses nga ay napag-usapan namin ni Mama at Papa ang tungkol kay Aling Telma.
Ang sabi ni Mama ay parang ayaw niyang maniwala na aswang si Aling Telma. Dahil kahit papaano ay kilala niya ito. Baka raw nagkamali lamang ang mga tao sa pag-akusa. Tapos yung totoong aswang ay tinatawanan ang lahat dahil maling tao ang sinasabi ng mga ito na aswang. Kahit ako ay ganun din ang paniniwala, marami kasing pagkakataon na nakakasalubong at nakakasabay ko si Aling Telma kapag uuwi na ako kahit pa hating gabi na. Wala naman akong napapansin na kakaiba sa kanya. Hindi rin siya sumusubok na atakihin ako at lalong-lalo na hindi ko nakita na nagbagong anyo siya at naging aswang siya. O kaya ay kung anong hayop kagaya ng malaking aso. Kaya nasabi ko noon kina Mama na kung hindi talaga aswang si Aling Telma ay kawawa talaga siya dahil siya ang sumalo sa panghuhusga ng mga tao na hindi naman dapat sa kanya. Pati kasi ang kabuhayan niya ay apektado tapos yun lang ang pinagkukunan niya ng pagkakakitaan. Isang umaga nagising ako sa malakas na usapan ni na Mama at Papa sa may kusina. Narinig ko ang pangalan ni Aling Telma at na-curious ako kung ano nga ba ang latest sa kanya. Kaya kahit inaantok pa ako ay bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Ang aga naman ang chismisan ninyong dalawa, pabirong sabi ko kina Mama at Papa. E paano nung bumili ako kanina ng pandesal ay napachismis ako? Aba, may muntik na raw mabiktima na bata yung aswang kagabi, ang sabi ni Mama habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Narinig ko ang pangalan ni Aling Telma. Siya na naman ba ang pinaghihinalaan na aswang? Tanong ko. Sino pa nga ba? Dati ayoko maniwala na siyang aswang pero ang sabi sa akin ay nakita raw si Telma na dumaan doon sa harapan ng bahay. Tapos maya-maya ay lumabas pa yung anak nung nakatira sa bahay na yon. Bigla daw umiyak yung bata at nakita raw nung nanay na buhat ng isang malaking tao na mapula ang mata yung bata. Buti raw at nang sumigaw yung nanay ay binitawan yung anak niya. Mahabang pagkwento ni Mama. Napaisip ako sa kwentong yon ng nanay ko, Papa Dudut. Tinanong ko siya kung nakita ba na si Aling Telma talaga yung aswang at hindi raw. Basta nakita lang daw na dumaan si Aling Telma bago nangyari ang muntik ng pagkuha sa bata sa sinasabi nilang aswang. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako kumbinsido na si Aling Telma ang aswang sa aming barangay. Habang nasa school ako ay naikwento ko sa kaibigan ko ang tungkol kay Aling Telma. Nabanggit ko rin na naaawa ako rito kasi sobrang naapektuhan na ang pagbebenta niya ng ulam sa lugar namin. Kaya sa malayo na siya nagtitinda. Hindi naniniwala sa aswang ang kaibigan ko na yon kaya ang sabi niya ay baka paranoid lamang ang mga tao sa amin. O kaya ay may gusto lang na pagbintangan sa mga hindi magagandang nangyayari sa barangay namin na ang totoo ay tao naman talaga ang may kagagawan. Natapos na ako sa college at nagkaroon na ako ng trabaho ay hindi pa rin namamatay ang kwento sa lugar namin tungkol sa aswang. At hanggang sa panahon na yon ay si Aling Telma pa rin ang pinaghihinalaan nilang aswang. Nang time din na yon ay nakabuntis ang kapatid kong sumunod sa akin na itatago ko sa pangalan na Nate. Nag-aaral pa noon si Nate kaya sobrang nagalit si na Mama at Papa sa kanya pero dahil sa nangyari na ang hindi dapat mangyari ay tinanggap na lamang namin ang lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi pinatigil ni na Mama si Nate sa pag-aaral at ang sabi pa ni Papa ay dapat na makapagtapos ng pag-aaral si Nate dahil magkakaroon na ito ng sarili nitong pamilya. Naawa kami sa girlfriend ni Nate na si Sandra dahil talagang nagalit sa kanya ang pamilya nito at itinakwil pa siya. Kaya nakiusap si Nate kina Mama na baka pwedeng sa bahay na muna tumira si Sandra. Pumayag naman si na Mama pero hindi raw pwedeng magsama si na Nate at Sandra sa isang kwarto. Kahit pa buntis na si Sandra. Ang nangyari tuloy ay sa kwarto ko muna natutulog si Sandra dahil parehas kaming babae. Sandra dahil matagal na siyang jowa ni Nate. Naging magkaibigan na kami ng time na yon at natuwa pa nga ako kasi
magiging magka-roommate na kami tapos ay magkakaroon na rin ako ng pamangkin. Sobrang excited na akong maging tita. Sobrang bilis lang talaga ng panahon. Kung dati ay hindi pa halata ang tiyan ni Sandra ay hindi ko napansin na malaki na pala yon. At nasa ikapitong buwan na siya ng kanyang pagbubuntis. Siguro hindi ko yon napansin kasi araw-araw ko siyang nakikita. Isang umaga ay sinamahan ko si Sandra na maglakad-lakad sa labas ng aming bahay. Pinaglakad-lakad kasi siya ni Mama sa umaga para raw hindi mahirapan si Sandra sa panganganak. Habang naglalakad kami ni Sandra ay dumaan si Aling Telma. Bumati ako sa kanya ng magandang umaga at gumanti naman siya ng pagbati sa akin. Tinanong niya kung kaninong asawa si Sandra at ang sabi ko ay kay Nate. Nagulat si Aling Telma kasi dati raw ay patakbo-takbo lang si Nate tapos ng time na yon ay magkakaroon na ng anak. Sa pakikipag-usap ko na yon kay Aling Telma ay naramdaman ko na isa lamang siyang normal na tao. Saka napansin ko na nakatingin siya ng diretso sa mata ko habang nakikipag-usap siya sa akin. Sa pagkakaalam ko kasi ay kapag aswang ay hindi nakakatingin ng diretso sa mga tao. Kaya mas lalo kong hindi naniwala na siya ang aswang sa barangay namin. Umalis na rin kaagad si Aling Telma dahil kailangan pa niyang mabenta ang mga paninda niya. Pabalik na kami ng bahay nang lumapit sa amin ang kapitbahay namin na si Ate Luisa. April, bakit ka nakikipag-usap kay Telma? Kasama pa yung asawa ni Nate na buntis? Naku, baka targetin niya ng aswang na yun ha, ang sabi pa ni Ate Luisa. Ate, hindi pa naman napapatunayan na aswang si Aling Telma. Okay lang po yun, sambit ko. Anong hindi pa napatunayan? Ang dami nang nagsasabi na aswang ang Telma na yon. Bakit kasi hindi pa magkaisa mga taga dito na paalisin si Telma para matahimik na itong barangay natin? May inis na sabi pa ni Ate Luisa. Hindi na lamang ako nagsalita sa mga sinabing yon ni Ate Luisa kasi ayokong makipagtalo ng ganon. Sinabi ko na umuwi na kami ni Sandra kasi mag-aalmusal na kami. Habang papasok na kami ni Sandra sa bahay ay tinanong niya ako kung totoo na aswang yung matandang babae na kumausap sa amin. Ang sinabi ko sa kanya ay chismis lamang yon at wala pang nakapagpapatunay o nakapagbibigay ng matibay na ebidensya. Sinabi ko rin papadudot na hindi ako naniniwala na aswang si Aling Telma kaya huwag siyang maniniwala sa sinasabi ni Ate Luisa sa amin. Lumipas pa ang mga araw at hindi na ako makapaghintay na manganak si Sandra papadudot. Excited na akong i-spoil ang magiging pamangkin ko. Naging mas komportable na kami ni Sandra sa isa't isa kasi kami ang palaging magkasama sa kwarto. Madalas ay nagkwekwentuhan kami bago matulog. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan naming dalawa papadudot. Isang gabi, nag-uusap kami noon ni Sandra habang nakahiga. Patay na ang ilaw sa kwarto namin. Wala akong pasok sa trabaho ko sa susunod na araw kaya malakas ang loob ko na magpuyat. Hindi na namin namalayan ang oras at alauna na pala. Kahit na hindi pa ako inaantok ay sinabi ko kay Sandra na matutulog na kami. Hindi ko kasi sure kung masama ba sa isang buntis ang magpuyat. Tumaligid na ako. Ganon kasi ang pwesto ko kapag natutulog na. Si Sandra ang nasa tabi ng bintana. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ko na sobrang likot ni Sandra. Para siyang kitikiti. Hindi tuloy ako makatulog sa ginagawa niya papadudot. Hindi na ako nakatiis at tinanong ko si Sandra kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi sa akin ni Sandra na hindi siya makatulog dahil ang init ng pakiramdam niya. Itinapat ko na sa kanya ang electric fan at nilagay yon sa number 3 kahit na hindi ako sanay sa malakas na hangin. Kasi feeling ko ay nalulunod ako. Pero ayon kay Sandra ay mainit pa rin ang pakiramdam niya. Mukhang kailangan na raw muna niyang maligo para presko ang pakiramdam niya. Hinayaan kong maligo muna si Sandra kahit malapit ng magmadaling araw.
Ang sabi ko ay bilisan na lamang niya kasi baka mapagalitan siya ni mama kasi naliligo pa siya ng ganong oras. Ang dami kasing pamahiin ni mama lalo na sa mga buntis. Wala pang 10 minuto ay tapos nang maligo si Sandra, humiga na ulit siya pero ang sabi niya ay naiinitan pa rin siya. Nagtataka ako ng oras na yon kasi si Sandra lang ang nakakaramdam ng ganon. Ako naman ay okay lamang, medyo malamig pa nga kasi sa pagkakatanda ko ay bare months nang mangyari yon, Papa Dudut. Hanggang sa parehas kaming natigilan ni Sandra nang makarinig kami ng kumalabog sa bubong ng bahay sa tapat ng kwarto namin, Papa Dudut. Sabay pa kaming napatanong kung ano yon. Sinundan yon ng tunog na parang may naglalakad sa bubong. Hindi ko masabi na pusa yon kasi alam ko ang tunog kapag pusa ang naglalakad sa bubong. Pakiramdam ko ay tao ang nasa bubong namin ang oras na yon, Papa Dudut. Para siyang naglalakad doon nang mabagal. Maya-maya ay tumigil na ang ingay sa bubong pero hindi nagtagal. Ay may narinig naman kami na parang may naglaglag na kung ano sa labas sa tabi ng kwarto namin. Maya-maya ay tumigil na ang ingay sa bubong pero hindi nagtagal. Ay may narinig naman kami na parang may nalaglag na kung ano sa labas sa tabi ng kwarto namin, Papa Dudut. Mas lalo akong kinilabutan nang may kumalmot ng mabagal sa bintana ng kwarto. Gawa sa makapal na bubog ang bintana roon, yung klase na salamin na malabo kaya hindi pa rin kita ang nasa labas ng kwarto. Pero meron kaming nakikita ni Sandra na anino ng isang tao doon. May kulay itim kasi na gumagalaw-galaw. Napayakap si Sandra sa akin, sa aming dalawa ay siya ang mas natakot. Ate, ano yun? Baka aswang yun, takot na wika ni Sandra. Anong aswang? Hindi ba ang sabi ko sa'yo walang aswang dito sa lugar namin? Sabi ko para mawala ang takot ni Sandra. Pero kahit na anong sabihin ko kay Sandra ay hindi pa rin nawawala ang takot niya. Ayoko namang gisingin sina mama at papa kasi alam ko na nagpapahinga na sila. Baka gisingin lang namin sila sa wala. Paniguradong mabubungangaan pa kami ni mama kapag nagkataon. Upang mawala ang takot ni Sandra at mapatunayan ko sa kanya na hindi totoo ang aswang sa barangay namin, ay sinabi ko sa kanya na bubuksan ko ang bintana. Malakas ang loob kong gawin yon dahil sa tagal ko nang nakatira doon ay wala akong nakikitang nagkaroon ng insidente na may masasamang loob na pumasok sa bahay ng kahit na sino na nakatira doon. Ang hinala ko kasi noon ay baka kung sino lamang yon. Baka nga isa sa mga kasama namin sa bahay tapos ay napagtripan lamang kaming takutin. Ate, huwag mo nang buksan. Baka kung ano na yan eh, pigil ni Sandra sa akin. Kaya nga dapat nating malaman kung ano o sino yung nasa labas para mawala ang takot mo. Tamo o, mamaya ay sasabihin mo na tinatakot mong sarili mo sa wala. Ang natatawa ko pang sambit. Parehas na pabulong ang aming pagsasalita, Papa Dudut. Paano kung magnanakaw yun tapos makapasok kasi binuksan mo ang bintana? Turan pa ni Sandra. Ang paranoid mo, wika ko. Sinabi ko kay Sandra na huwag siyang mag-alala at kaya ko ang sarili ko. Naglakad na ako papunta sa may bintana habang si Sandra ay naiwanan na nakatayo malapit sa kama. Confident kong binuksan ang bintana at hindi ako nakagalaw nang may nakita ako sa labas na isang nilalang na noon ko lamang nakita. Malaki siya at nakakatakot ang itsura. Namumula ang mga mata niya na parang umiilaw. Bigla siyang tumakbo ng mabilis hanggang sa hindi ko na yon nakita pa. Lahat yata ng balahibo sa katawan ko ay tumaas sa sobrang kilabot, Papa Dudut. Nang mahimasmasan ako ay saka ko lang nagawang isarado ang bintana. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Tinanong ko si Sandra kung nakita ba niya ang nakita ko at ang sabi niya ay oo. Hindi rin daw siya nakapag-react sa sobrang gulat at takot niya. Parehas kami ng description sa nakita namin at nagkaroon kami ng hinala na hindi yon normal na tao, kundi isang aswang, Papa Dudut.
Kahit ang totoo ay wala kaming ideya kung ano ba ang itsura ng isang aswang. Pero sa nakakatakot na itsura ng nilalang na nakita namin ay aswang talaga ang unang pumasok sa utak namin ni Sandra, Papa Dudut. Sinabi ko kay Sandra na sa umaga na namin sabihin yon kina Mama at Papa. Tiwala kasi ako na hindi na babalik ang nilalang na yon. Kasi parang natakot din siya na nakita namin siya ni Sandra. Hinayaan ko nang matulog si Sandra habang ako ay gising dahil hindi ko na yata magagawang makatulog pa. Pagkatapos ng nakita ko sa labas ng bintana. Isa pa ay gusto ko na rin abantayan si Sandra kasi hindi talaga ako sure kung hindi na babalik ang nilalang na yon. Sinabi ko lamang yon kay Sandra para hindi na siya masyadong matakot pa. Nang mag-umaga na sa almusal ay sinabi na namin kina Mama at Papa ang nangyari. Kahit sila ay kinilabutan sa naranasan namin ni Sandra, Papa Dudut. Kahit naman siguro sino ay ganoon ang mararamdaman lalo na at buhay pa rin ang kwento ng aswang sa aming lugar. Tinanong ako ni Mama kung ano yung itsura ng aswang kasi ako ang nakakita ng mas malapit. Dinescribe ko kay Mama ang nakita kong nilalang. Sinabi ko na hindi talaga yon si Aling Telma kasi lalaki ang nakita namin ni Sandra. Hindi isang babae. Iginit ko pa na mali talaga ang mga tao na si Aling Telma ang pinagbibintangan nilang aswang, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ko na yon ay tuluyan ang nawala ang pagdududa ni na Mama kay Aling Telma. Unti-unti ay bumibili na ulit kami ng ulam sa kanya kasi sa totoo lang ay nakakaawa siya. Naging biktima siya ng panghuhusga ng mga tao dahil sa parang meron lang silang gustong maituro kahit na hindi naman sila sigurado at wala silang matibay na ebidensya. Sinabi rin ni Mama sa akin na nakikita pala ni Ate Luisa na bumibili ulit kami ng ulam kay Aling Telma. Bakit daw kami nabili doon? Baka raw karne ng tao ang ginagamit nito at ang alam daw ni Ate Luisa kapag kumain ka ng ganon ay magiging aswang ka na rin. Doon ay kinuwento ni Mama kay Ate Luisa ang nangyari sa amin ni Sandra. Ayon kay Mama ay imposible raw na si Aling Telma ang aswang dahil lalaki ang nakita namin. Pero dahil sa yun na ang pinapaniwalaan ng lahat na si Aling Telma ang aswang ay hindi pinaniwalaan ni Ate Luisa ang sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na sa sukdula ng galit ng mga tao sa lugar namin kay Aling Telma. Meron kasing isang matandang lalaki sa amin na may sakit at ang hinala ng pamilya niya ay inaaswang ito. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi ito gumagaling. Ang sabi pa nga ng pamilya ng matandang lalaki ay ilang beses silang nakakita ng itim na baboy na pagala-gala sa paligid ng bahay nila tuwing gabi at madaling araw. Kung minsan naman daw ay may bakas ng malalaking paa sa labas ng kanilang bahay. Nang mamatay ang matandang lalaki ay sumiklab ang galit ng pamilya nito at wala silang ibang sinisisi kundi si Aling Telma. Sumugod sila sa bahay ni Aling Telma at pinapalabas nila ito. Nang hindi ito lumabas ay pinagbabato nila ang bahay ng kawawang matanda. May nakapagsabi na hindi na raw natiis ni Aling Telma at lumabas ito. Kaya lang ay tinamaan ito ng bato sa noo at naging sanhi ng sugat nito roon at malalang pagdudugo. Wala man lang daw tumulong kay Aling Telma, Papa Dudut. Kaya lang ay tinamaan ito ng bato sa noo na naging sanhi ng sugat nito roon at malalang pagdurugo. Wala man lang daw tumulong kay Aling Telma, Papa Dudut. Nagpunta pa raw yung nambato sa bahay niya sa barangay hall upang ipetisyon na paalisin si Aling Telma sa aming lugar. Pero dahil wala silang ebidensya o patunay na isang aswang si Aling Telma o may ginawa itong masama at mali sa aming lugar ay hindi sila nagtagumpay na paalisin ito. Sa awa namin ni Mama kay Aling Telma ay pinuntahan namin siya sa bahay nito. Nagdala kami ng panlinis ng sugat at gamot at awang-awa kami ni Mama sa kanya, Papa Dudut. Napaiyak pa siya dahil hindi siya makapaniwala na merong pang magmamalasakit sa kanya. Nagbuhos ng sama ng loob si Aling Telma sa amin. Hindi raw siya makapaniwala na siya ang mapagbibintanga na aswang sa aming lugar. Ang tagal na raw niya roon tapos ay siya pa ang pinagbibintangan.
dahil baraw sa itsura niya at wala siyang pamilya. Sinabi ni Mama sa kanya na huwag na lamang pansinin ang mga taong nanghuhusga sa kanya. Magpatuloy na lang daw ito sa pagtatrabaho at darating din ang araw na mapapahiya ang ibang tao na nagsasabi na aswang si Aling Telma. Pero syempre hindi pa rin namin control ang mga pwedeng gawin ng mga tao. Nang makapanganak na si Sandra, hinayaan na muna ni Mama na doon na siya matulog sa kwarto ni Nate para kahit sa gabi ay madaling araw ay merong makakatulong si Sandra sa pag-aalaga sa anak nila. Isang gabi na sa kwarto na ako noon nang magulat ako nang marinig namin ng malakas na pagsigaw ni Sandra. Sinabayan pa yon ang paulit-ulit na pagmumura ni Nate. Napatakbo kaming lahat sa kwarto nila at doon ay nalaman namin na nakaramdam sina Nate at Sandra na merong aswang sa labas ng bahay namin. May kumakalmot daw kasi sa bubong namin kaya pala nagmumura si Nate ng sobrang lutong ay dahil takot daw ang aswang kapag minumura ito. Siyang nakitang aswang o kakaiba. Pero merong siyang nakitang bakas ng mga paa sa may likuran ng aming bahay. Hinala ni Mama ay ang baby ni Sandra ang pakay ng aswang ng gabing yon. Kaya simula noon ay naglalagay na ulit kami ng asin sa bintana at pinto sa aming bahay bilang proteksyon sa aswang. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga tao sa aming lugar. May nag-aalaga kasi ng baboy at nang pumunta siya sa kulungan ng mga baboy ay tatlo sa mga alaga niya ang patay na. Karumaldumal ang pagpatay sa tatlong baboy dahil wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob nito. Ang pinaghinalaan nila na gumawa noon ay aswang at syempre sinisisi nila yung lahat kay Aling Telma. Sumugod na naman sila sa bahay ni Aling Telma at hinaharas nila ito. Lahat kami noon ay nasa bahay kaya napasugod kami roon ni na Mama at Papa. Naabutan namin na nakikipagsagutan si Aling Telma sa may-ari ng mga baboy na pinatay. Hindi ako ang pumatay sa mga baboy mo. Sa tingin mo ba ay kakayanin kong gawin yon sa tanda kong ito? Hindi ko kayang gawin ang binibintang ninyo sa akin. Naiiyak na sigaw ni Aling Telma. May kakayahan ka kasing gawin ang mga bagay na yon dahil aswang ka. Ang dapat sa iyo ay mamatay na. Galit na sigaw ng lalaki. Hindi ako aswang, hindi ako aswang. Pagtatanggol ni Aling Telma sa kanyang sarili. Bakit? May aswang bang umamin na aswang siya? Sigaw din ng lalaki. Kahit ano namang sabihin ko ay hindi ninyo ako papaniwalaan. Dahil ang pinapaniwalaan nyo ay kung ano ang mga nasa utak ninyo. Turan pa ni Aling Telma sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang napaiyak. Awang-awa na kami ni na Mama kay Aling Telma, Papa Dudut. Naramdaman ko na gusto kong ipagtanggol. Awang-awa na kami ni Mama kay Aling Telma, Papa Dudut. Naramdaman ko na gustong ipagtanggol ni Aling Telma ang sarili niya pero hindi niya alam kung paano yon gagawin. Lalo na at sarado na ang isip ng maraming tao sa paliwanag niya. Nakakabingi ang mga sigawan ng mga tao at paulit-ulit nilang sinisigawan si Aling Telma na aswang ito. Wala kaming magawa ni na Mama at Papa kundi ang manood na lamang dahil natatakot kami na baka sa amin malipat ang takot at galit ng tao. Alam namin na hindi dapat namin kontrahin ang galit ng mga tao dahil hindi namin yon kaya. Mas lalong nagkagulo nang biglang parang inatake na sa puso si Aling Telma. Nawalan siya ng malay pero walang ginawa ang mga tao upang tulungan siya. Hindi na kami nakapagpigil nila Mama at Papa, tumakbo kami kay Aling Telma upang tulungan siya. Binuhat ni Papa si Aling Telma at sumigaw na si Mama na tumawag na ng masasakyan para madala si Aling Telma sa ospital. Mabuti na lamang at may nagmabuting loob na tricycle driver na dalhin sa ospital si Aling Telma. Sa kasamaang palad ay hindi na umabot ng buhay si Aling Telma sa ospital. Isa ang pamilya namin ang nag-asikaso sa pagpapalibing sa kanya dahil sa pagkakaalam namin ay wala na siyang pamilya. Hindi na rin nagkaroon pa ng burol dahil alam namin na wala rin pupuntang mga tao dahil pinaghihinalaan itong aswang. Ilang buwan ang lumipas
at namatay na ang kwento ng aswang sa aming lugar dahil wala na si Aling Telma. Nakakalungkot man ay marami ang natuwa sa pagkawala ni Aling Telma, Papa Dudut. Ang sabi ng iba ay magiging tahimik na ang barangay nila dahil sa wala na si Aling Telma. Ngunit habang inaakala ng lahat na tapos na ang katatakutan sa aming lugar ay nagkamali sila, Papa Dudut. Dahil ilang buwan lamang ang nakalipas ay muling nabuhay ang kwento ng aswang sa aming lugar. Muli kasing naulit yung insidente na may mga baboy na pinatay sa karumal-dumal na paraan. Doon na na-realize ng mga tao na hindi talaga si Aling Telma ang aswang dahil kahit nawala na siya ay patuloy pa rin ang pananalasa ng aswang. Umatake na naman pala yung aswang nung isang gabi. Inaswang daw si Donna, yung buntis na anak ni Fatima, ang kwento ni Mama habang nag-aalmusal kami. Baka naman si Aling Telma pa rin ang sinisisi nila, ha? Matagal nang wala yung matanda, ang sabi ko. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Panigurado na hahanap na naman sila ng bagong paghihinalaan nila. Hindi ba nila naisip na baka wala naman talagang aswang dito sa atin? Na baka tao lang din ang may gawa ng mga hindi magagandang nangyayari dito? Turan pa ni Papa. Nagpatuloy pa rin ang mga kwento, Papa Dudut, ng aswang sa aming lugar. Patuloy na nabuhay ang kwento ng aswang sa lugar namin. Ang dami ng tao ang pinaghihinalaan na aswang. Dahil sa nangyari na yon ay talagang naapektuhan ang buhay ng mga taong na pagbibintangan, Papa Dudut. Nang magkaroon kami ng pagkakataon na makaalis sa lugar na yon ay lumipat na kami sa lugar sa syudad. Pero hindi namin ibinenta ang bahay namin doon dahil ang gusto namin kapag magbabakasyon kami roon ay meron kaming bahay na matutuluyan. Nang huling beses na magbakasyon kami sa dati naming bahay ay napansin ko na wala na ang kwento ng aswang doon. Dinadalaw ko rin ang sementeryo na pinaglibingan kay Aling Telma. Nag-alay ako ng kandila at dasal para sa kanya. Nakakalungkot lang na nawala siya habang hinuhusgaan siya ng mga tao. Tapos kung kailan wala na siya ay sakalang nalaman ng mga tao na wala naman siyang ginawang masama at kagaya namin ay normal na tao rin siya. Sa ngayon ay balak ni na Mama at Papa na bumalik sa luma naming bahay, Papa Dudut. Medyo matanda na kasi sila at gusto nila ay tumira na sa probinsya. Masyado kasing maingay sa city at napakabilis ng mga kaganapan. Wala namang problema sa aming magkakapatid ang desisyon na yon ng parents namin. Pero sana naman ay maging tahimik na talaga ang buhay nila doon. At hindi na kagaya noong doon pa kami nakatira na ang daming nangyayari na hindi naman maganda. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut, at pasensya na kung medyo magulo kasi hindi ako sanay na magkwento. Pero sana ay magbigay po ito ng lesson sa mga nakikinig na huwag tayong basta-basta manghuhusga ng kapwa natin. Lalo na at hindi natin sure kung totoo ba ang mga naririnig natin. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. God bless po and congratulations sa inyo ng misis mo para sa twins ninyo. Tubos na gumagalang, April. Alam po ninyo mga ka-online ay hindi maganda na husgahan ng isang tao base sa mga chismis at maging sa itsura ng ating mga kapwa, no? Nararapat na marunong tayong trumato ng pantay-pantay sa iba't ibang klase ng tao anuman ang kanyang estado sa buhay. Iwasan natin ang maging mapanghusga. Lalo na at makakaapekto ito ng sobra sa buhay ng taong apektado. Tratuhin natin ang bawat isa na may respeto at may kabutihan sa ating puso at tandaan po natin na kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa ay siya ring babalik sa atin. Kaya kung kabutihan ang binato mo sa iba ay yun din ang iyong makukuha at ibabato sa iyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.